Isa lang bang inyong identity? Kadalasan, hilo tayo kung ano nga tayo. Tapos ikalawa, minsan kadalasan iniiwasan pa natin o itinatatwa natin kasi masamang makilala ka na promdi. Masama na makilala kang baduy. Masama na makilala kang galing probinsya. No? Itong identities na tinatawag, ito yung nagtutulak sa atin o bumubuo sa ating pagkatao para magkaroon ng tinatawag na ethnic pride. Kita nyo kung ano yung papel nating mga guro sa pagtakda ng pagkakakilala ng mga bata. No? Na kadalasan, tayo yung mga nagbibigay o nagtuturo ng mga palpak na identity sa mga bata. You cannot establish pride, no, until you establish identity, no? Kung wala kang pagkakakilanlan, anong ikatutuwa mo? Ano yung pwede mong ipagmalaki? Kung titingnan natin, yung K-12, yung binigay ng DepEd na gabay sa curriculum natin, sa Araling Panlipunan, nakita nyo na ito. Yan. No? Yan. So, so kung titingnan natin, ito yung simula, ano nga ba ito? Ako, no? Hanggang sa mundo. Kasi ang Amerika, napaka-individualistic. No? Kung titingnan nyo, ikukumpara nyo yung kulturang Amerika at kulturang Pilipino, malaki ang kaibahan. No? Ang laki-laki ng kaibahan, lalo na pagtrato doon sa tao as an individual, no? At tao bilang miyembro ng pamilya. Paano natin gagamitin ang MTB-MLE para mapatibay natin ang identity o pagkakakilala ng isang bata? Hindi yung habang tumataas ang grado ng bata, lalong umiigting ang pagka-Amerikano ng bata, no? Ano yung sakop nung Araling Panlipunan? O, musika. Sisimulan natin siyempre ito sa A, B, C, D, E, F, G. Susundan ito ng twinkle, twinkle, little star. Pag nagsimula na kayo magturo sa mga bata ng ganyan, pinagtitibay nyo yung pagkakakilala ng bata sa sarili. Pinagtitibay nyo ba yung pagkakakilala ng bata kung pagdating sa school, bawal lang gamitin ang kanyang sariling wika? This is an English-only school. In fact, magmumulta ka pag nahuli kang nagsalita ng sarili mong wika. Pero kung titingnan nyo kung gaano pa kalaki yung oposisyon para gamitin yung mother tongue sa bawat school. Paano ba kayo lumaki? No? Ewan, basta lumaki na lang. Lumabo. Hindi, ibig ko sabihin, tayo ba nung lumalaki, nakafocus tayo sa pagiging individual natin bilang tao? We are not focused on the individual. Hindi tayo nakatutok sa karapatan ko bilang isang anak, no? Na ano? Nakakaintindihan ba tayo? Hindi tayo kanya-kanya. In fact, sa mga probinsya, makikita mo ngayon yung t-shirt suot nung isang kapatid. Pag nalabhan yan, makikita mo suot naman nung isa. Pagdating sa pamilya, di ba, yung mga magulang, yung mga nanay, isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Ano pa yung mga drama ng mga Pinoy? Ang laki-laking bagay na magamit natin ng Araling Panlipunan, pagtuturo ng values, no? Ano yung values na inaano natin? Yung gusto nating mapanatili, no? Na kung minsan kailangan ding ituro. Pagdating sa geography, paano mo ipakikilala ang subject na ito para makatulong sa pagpapalaki ng mga sa pagkakakilala ng mga bata?
tandaan ninyo na kapag kilala nyo ang isang bagay, komportable ka. Ganun din ang kasaysayan. Nakaramihan sa ano, mas alam pa nila yung American history kaysa sa Philippine history. No? Pero at least alam nyo na patay na si Ninoy Aquino, no? Alin sa tingin ninyo ang mga grupo ng tao na ang taas ng ethnic pride? Mga Hapon, mga Koreans, French, no? So matibay yung ano nila, yung history nila. Matatag ang ano nila sa kanilang kasaysayan. At hindi lamang 'yon o dahil produkto na ito, no? May respeto sila sa kasaysayan. Yung grade 11 and 12, ito yung challenges. Ano yung hamon, no? Ano yung mga hamon sa kasaysayan, sa araling panlipunan pagdating sa Pilipinas, sa Asia, sa mundo. So yun yung takbo ng ating araling panlipunan. Obligasyon natin kasi 'di ba ginawa din nila ng ano ito na ng mga plano kung paano ituro. So ididikta lang sa atin 'yan. So ang tanong diyan, paano nyo susundin yung DepEd at paano nyo ito tutulungan para ma-establish yung ethnic pride, yung identity ng bata at saka ethnic pride, no? Na Pilipino ako. Bisaya ako, pero Pilipino ako. No? At I'm proud of it. No?